Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ika-apat na kabanata. Mag-iisang linggo na sa opisina ng JM Group of Company si Ashley, pero hindi pa rin siya pinapansin ni Jason. Nakikita niya ito kung minsan, pero parati itong preoccupied sa trabaho o sa kausap. Kung aksidente naman silang nakikita sa hallway, bukod sa bahagyang pagtango, ay wala itong ipinakikitang indikasyon na kilala o nakikita siya. Ano naman kasi ang ine-expect niya? She guessed. She wanted na sana ay pwede na nilang isantabi ang nakaraan. It seems so long ago. Miss Ashley, heto na po yung hiniram nyo na mga dokumento. Pumasok ang assistant ni Justin na tumutulong sa kanya sa paghahalungkat ng historical document at mga clippings ng press release ng kumpanya through the years. Normally, ay ang mga figure at trends lang dito ang mahalaga para sa kanya. Subalit habang nababasa niya ang mga bagay-bagay tungkol sa JMGC, na-realize niya kung gaano siya naghahangad sa kahit anong impormasyon sa buhay ni Jason ng nakaraang mga taon. All of a sudden, parang napakahalagang mabasa niya ang mga impormasyong ipinagkait niya sa kanyang sarili. The more she read, the more she became proud of him, proud of what he had become. Ginawa nitong lahat ng pinangarap gawin at hinigitan pa yon. Obviously, all this investment paid off. Natutuwa siya para kay Jason. Pero may isang bahagi na pagkatao niya ang nalulungkot. Dahil sana ay kasama siya sa pinagdadaanan at tagumpay na yon. Sa halip ngayon ay wala itong natitirang damdamin para sa kanya kundi galit. It's anything wrong? Nagulat pa si Ashley nang marinig ang boses na yon mula sa pintuan ng silid na inassign sa kanya. Si Jason. Nakatingin ito sa kanya. Ngunit hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. Nagsalita siya para sagutin ito. No, everything is okay. Is there anything I can do for you? Bahagya itong humakbang papasok ng silid. May appointment daw ako sa'yo for an interview mamayang hapon at 5. I was wondering if we could set it much later. Gusto ko kasing magpatawag ng committee meeting sa ganun ding oras. Sinabi nito yon sa parehong walang kulay na boses na parati nitong ginagamit sa kanya kung kailangan siya nitong kausapin. Parang tanong gagamitin ng isa kung nakikipag-usap sa pader. Sure, mga anong oras sa palagay mo? Around 7. Wala naman siyang ibang plano para sa gabing iyon dahil out of town si Missy nang tumawag siya. Sige, if you want, we could have dinner. Nagpalter ang boses niya sa tingin na ibinigay nito pagkarinig ng kanyang suggestion. Ibig kong sabihin, we could eat dinner habang ini-interview kita. Sinubukan niyang sagipin ang failed attempt niya sa pakikipagkaibigan. Malamig ang sagot nito. Kung hindi naman talaga matagal ang interview, I would rather na sa opisina ko na lang natin gawin yon. I have other plans for tonight. Lalong nag-init ang mukha ni Ashley sa pagtanggi nito. Kung hindi ba naman siya masyadong presumptuous, of course! Hindi pa rin siya kumikilos 5 minutes matapos siyang iwan ni Jason. Kung hindi pa tumunog ang cellphone niya, ay mananatili siyang nakatitig sa nilabasan nitong pinto. Sinagot niya ang telepono. Hi Ashley! Si Missy ang tumawag.
Hindi niya ito naabisuhan in advance na darating siya dahil last minute nga ang pagbabago ng planong nagpauwi sa kanya sa Pilipinas. I just got your message. Kadarating ko lang from Pangasinan. Oh my God, Ashley! I can't believe na nandito ka na ulit sa Pilipinas. How are you, girl? I'm so excited. Grabe! Ano nang itsura mo? I was going to call our other friend. Pero naisip ko, I want to keep you to myself first. Labas tayo tonight. I will. Natawa siya despite herself. Missy, slow down. Unang-una, okay lang ako. Medyo sagsagang work dahil maiksi lang ang ibinigay sa aking time but otherwise, I'm okay. You mean, you are here on official business? Yup. Mataas pa rin ang pitch ng boses nito sa di mapigilang excitement. Cool! Where are you? JM Groups of Companies, sagot niya. Bigla rin ang reaksyon ni Missy sa narinig. What? Are you crazy? Anong ginagawa mo diyan? Hindi ka pa ba niya pinapatay? Hindi sumagot si Ashley. Hindi na kailangang sabihin kung sino ang tinutukoy ng kaibigan. I'm sorry. I'm so tactless. It's just that you know, I thought. Galit na galit kasi sa'yo si Jason the last time I saw him. I never thought I see you two in the same place again. Sumingit siya. Tama ka. The first time he saw me again, I had this feeling na gusto pa rin niya akong patayin o kaya naman ay ibitin sa kisame. At ngayon, how is he treating you now? Nagbuntong hininga siya ng malalim. Paano nga ba siya tinatrato ni Jason? Hindi naman ito nagpapakita ng masama, not after their first meeting. On the other hand, hindi rin siya nito binibigyan ng pansin. I am officially invisible. Tumawa ito ng malakas. Luka-luka ka talaga. I have an idea. Buti pa, magkita tayo later. So, you can tell me everything. I mean everything ha. As in mula na mag-landing ang eroplano mo hanggang sa mga nangyari kaninang umaga. Grabe na to. It will be like the old times should I pick you up. Uy, wag na. Pinapagamit nila ako ng isa sa mga company car nila. Actually, I will just meet you somewhere. Sige, sige. Sang-ayon nito. I can wait. Pinagkasunduan nila ang oras at lugar na pagkakakitaan bago nagpaalam. Nang ibaba ni Ashley ang telepono, mas okay na siya kaysa sa kanina. Ang pakiramdam niya ay may kakampi na siya ngayon. Bumalik siya sa trabaho to keep herself busy hanggang sa oras ng susunod nilang pagharap ni Jason. Hinihintay ni Jason na pumasok sa opisina niya si Ashley. Mabilis lang natapos ang meeting niya with the management committee at pinatawag na niya ito sa isang sekretarya. It had been easy denying her presence. Ilang araw pa lang ito sa opisina pero halos lahat ng lalaking empleyado niya from level entry desk hanggang sa mga malapit ng mag-retire ay kung ano-ano ang ginagawa para lamang mapansin ng dalaga. And Ashley was so charming. Sa lahat na kahit ang mga babae ay gustong mapalapit dito. Sit down, Miss Fernandez. Utos niya nang pumasok sa silid ang hinihintay. Thank you. Kasing formal din ng tono niya ang sagot nito bago umupo. Walang primbol. Sinimula nito ang interview. Luckily, maayos ang documentation ng kumpanya. So this should take along. Ilang katanungan lang to clarify a few things. Hindi nagsasalita si Jason. Nakatitig siya sa dalaga habang hinahayaan ito na mag-lead ng usapan. Unconsciously, ay pinag-aaralan niya ang naging pagbabago sa kaharap. She is still look young. She would be at 26 by now. Mukha pa rin itong bata dahil sa lalo pang kuminis ang balat sa paninirahan sa ibang bansa.
She is slimmed down too at mas defined na ang mga features. May maliliit na sign ng maturity sa mukha nito. Her eyes for once seem older, sadder. Nagbago rin ang mga galaw nito. Naroon pa rin ang natatandaan niyang gracefulness sa bawat kilos nito. Pero nabawasan ang mga movement. Whereas dati ay parang hindi ito matigil sa isang lugar o kaya na may parating may kailangan tignan o uusisain ngayon. Ngayon ay mas disiplinado na ang bawat kilos. Kagaya ng pagkakaupo nito ngayon sa harapan niya, his Ashley will never sit as still as this woman in front of him. His Ashley. Pinagsabihan niya ang sarili. She was never his Ashley. Delusion niya lang yon. Good! I have only about half an hour. Mas irritable ang tonong iyon kaysa sa intensyon niya. Dahil doon napataas ang mga mata ni Ashley mula sa note na kinukonsulta. At sa biglang reaksyon na yon, nangyari tuloy ang iniiwasan niyang gawin mula pa nang pumasok sa silid. Napatingin siya sa mga mata ng binata and she was hurt by the impatience that she showed her. Kailan lang ba yung may panahon ito parati sa kanya? Jason, okay lang ba if we're going to clubhouse muna? I just want to get something. Sure. Sure talaga. You're not doing anything. Playfully, hinawakan siya nito sa baba. Even if I was, would always have time for you. Pero ngayon, kailangan nilang pagkasyahin ang 30 minuto dahil wala itong oras. Hinanap niya sa mukha ang kaharap ang lalaking minsan minahal. Halos hindi niya iyon makita. Same eyes that she loved so much. Same handsome picture pero hindi niya makilala ang tingin na iginawad nito sa kanya. Isang desisyon na naglalayo sa kanila and she was lost to him. Out of her life. Why did I let you go, Jason? I was so sure noon na tama ang ginawa ko. Ngayon ay hindi ko na alam. I'm not sure of anything anymore. Kung tama ako, why does it hurt so bad? After so long, na makitang wala ka na ng oras at ngiti para sa akin. I'm sorry, Mr. Miranda. Finally ay nagsalita siya aloud. Medyo sumamalang ang pakiramdam ko. Perhaps we could reset this interview para pati hindi ka na rin nape-pressure sa oras. If you have something else to do, I will check with your secretary na lang tungkol sa next availability mo. Hindi naghintay ng sagot ng binata si Ashley. Kaagad siyang tumayo para lumabas ng opisina. Hindi niya alam kung paano matatapos ang kanyang trabaho gayong naging emotional wreck siya tuwing mapapaharap sa may-ari ng kumpanya. Where's your spirit, girl? Uminom si Ashley ng in-order na decaffeinated coffee bago sinagot ang tanong ng kaibigan na kinatagpo sa Starbucks coffee sa Tomas Morato. What do you mean? Where's my spirit? Inamoy ni Missy ang pinag-inuman niya. Tulad nito. Anong iniinom mo? Coffee latte de cup? Sagot niya. Tumingin ito paitaas. I bet not fat yan. Tumango siya ng pagsang-ayon. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Ganyan talaga ang mangyayari sa'yo kapag ka hindi ka napapasukan ng taba at kapin yung katawan mo. Wait here. Tumayo ito at lumapit ulit sa counter. Pagbalik nito ay may dalang isang malaking baso ng mocha frappuccino. Here! Ipinatong nito ang inumin sa harap niya. Kinuha ang kanyang kape at itinapon sa basurahan. Itinulak nito palapit sa kanya ang bagong biling inumin. Drink that, utos nito. What? Hello? Sinabi ko, drink that. Masunuring ininom niya ang ibinigay nitong mocha frappuccino. Diretso sa kanyang utak ang lamig, pero nasa dila ang pinaghalong lasa ng malamig na kape, tsokolate at whipped cream.
sabi niya in appreciation. Hinintay muna ng kausap na maibaba niya ulit ang hawak na tasa bago ito nagsalitang muli. In love ka pa rin ba kay Jason, ano? Ano? Muntik na siyang mabilaukan. Ano ka ba, Missy? Hay nako, mahirap yang nagpapanggap kasi. Tinatanong ko lang naman kung totoo ang hinala ko na in love ka pa rin kay Jason. Hinalo ni Ashley ang inumin para sumama ang cream sa kape. Pinag-isipang mabuti ang isasagot. I don't know. Noon, akala ko, wala na. Akala ko talaga. I was finally over him. But when I saw him again, I can explain. Pero grabe, nanginginig talaga ako. And then, when I'm with him, either I go overly sentimental or I gape at him like silly. I can't even do my job with him around. Kagaya kanina, ano na lang kaya ang iniisip niya nang lumabas ako ng room niya? It was so unprofessional. Pero, what can I do? Either I do that or I will be bowling like some 6-year-old in his office. And to think na ang tagal ko na sa trabahong ito ha. Kahit nung nagsisimula pa lang ako with my career, hindi ako nararattle ng ganito ng kahit sino. You still love him then. Announced nito na walang pagdududa. Whatever, it's useless, Missy. He hates me. He can't stand being near me. That's what I mean sa sinabi kong nawawala na yata ang spirit mo. Hindi ganyan ang Ashley na nakilala ko. Ewan ko ba? Ganyan yata talagang epekto ng Jason na yan sa'yo. Really, hindi ko ma-imagine na papayagan mo na lang na matalo ka nang walang kalaban-laban. Hello, nakalimutan mo na ba? Hindi ko siya sinipot sa altar. Hiniya ko siya. And Jason is so proud. I might have done it for his own good, but I know that he will never forgive me. Malungkot na sabi niya. If you beg forgiveness, he won't. Pero kung ipapakita mo sa kanya what he's going to lose kapag ka nawala ka pa, then ibang istorya na yon. What do you mean? Alam mo, sa kasusuot mo niyang mga unclean outfit mo at 9 West na sapatos, nakaka-constrict yung utak mo, komento nito. Ito lang naman po ang ibig kong sabihin. Think about winning him over. Kahit pa gusto ko siyang i-win over at hindi ako siguradong gustong gawin, malamang kung susubukan ko, ihagis niya ako palabas ng building niya. Tumawa lang si Missy. Look at this way, Ashley. Isang pagtatama ito ng pagkakamali mo in the past. This is your penance. Paanong gagawin ko? Tumirik na naman ang mga mata nito. Hi, what are you going to do without me? Be sexy? Be really? Really? Sexy? Nag-isip siya. Ano ka ba? Ayoko naman yatang pansinin lang niya ako because of how I look. That's not the point. The point is, di ba sinabi mo, hindi ka niya pinapansin. So what you do is make yourself so irresistible para hindi ka niya pwedeng deadmahin. Make him look. Make him pay attention. Seduce him if you must. Umiling si Ashley. I don't think so. Talaga? So okay lang sa'yo na bumalik ulit sa Amerika at magsimula uling kalimutan si Jason. How long did it take you the first time? 5 years? Nakalimutan mo nga ba siya? Nakakalimutan mo bang huminga? Corny ka ha, sis. But that's more like the Ashley na kaibigan ko. Mahal mo talaga ang mokong na yun ano? Nagbuntong hininga siya ng malalim. There was something sa pakikipag-usap sa kaibigan na nagbabalik sa panahon na susubukan niya kahit ano para sa lalaking minamahal. Since nag-aaminan na nga rin lang tayo, I think I love that stupid man to distraction. Itinaas ni Missy ang baso para sa isang toast.
then this is to distracting him to loving you. But Missy, I only have less than 2 weeks. E di kailang madaliin na natin ang bagay-bagay, no? Kakaririn natin to, sis. At dito na po nagtatapos ang ika-apat na bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po. Thank you for watching.